Ako nga po pala si CJ from Placing Tribe at mag-share po ako ng aking devotion today. Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Kung mapapansin nyo po, nasa 8th month of the year na po tayo ngayon. At napaisip nyo ba na nasayang natin yung 7 months? Kung may naisip man kayo, about saan ba yan? Yung sahod nyo ba dahil nawalan kayo ng trabaho? Nasayang ba yung mga araw na dapat nagbabakasyon na kayo sa iba't ibang lugar? Beach, resorts, traveling around the world na kasama yung mga kaibigan o pamilya mo? O yung pasok mo sa school? Nasayang ba yung paglalaro mo sa computer shop ng kung ano-anong online games na usong-uso ngayon? O baka naman yung date nyo ng jowa nyo. Siguro marami nga tayong plano mga nakaraan na hindi pa rin matuloy-tuloy, na plano pa rin ngayon. Nakakainis no, dahil kasi sa pandemic na ito, nasayang natin yung 7 months, yung bakasyon, yung lahat ng plano natin. Pero kakamustahin kita. Sa 7 months na yon, kamusta ba yung relasyon mo sa Panginoon? Alam mo, wala naman talagang sayang eh kung pinili mong mas mapalapit yung sarili mo sa Panginoon. Walang sayang sa 7 months kung ginamit mo ng tama yung oras mo. Walang sayang kung lahat ng mga nagawa mo ay pinahalagahan mo. Sa 7 months na yon, laging kumakatok yung Lord sa pinto nyo. Pero masyado kang busy sa mga bagay-bagay. Pero kung pagbubuksan mo man siya at tanungin ka man niya, kung gaano mo siya kamahal, anong sasabihin mo? May napanood akong kwento na about dun sa praise team. Yung babae sa praise team tsaka yung lalaki. Valentine's Day, binigyan niya ng regalo yung lalaki. Tapos yung box na binigay niya sa kanya is hugis puso. Yung binigay niyang regalo, yung laman nun, salamin. At nung pagbukas ng lalaki, syempre, expected mo na eh, no? Makikita mo yung sarili mo dun sa salamin. Nakuha niyo ba yung point? Na yung laman nung puso nung babae is yung lalaki. Sana ganun din tayo na kapag tinanong tayo ni Lord, sana yung laman ng puso natin is the Lord lang. Diba? Ganun mo dapat kamahal yung Panginoon. Alam kong pinlalo ni Lord ito para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kaya ginagrab ko yung opportunity nito para mas makilala pa siya. At kung hindi mo pa nagagawa, i-grab mo din tong opportunity na to para mas makilala siya. Huwag na nating sayangin yung oras na binibigay sa atin. Matuto sana tayong magpahalaga ng mga oras na nasa atin, na hawak natin. Pahalaga natin yung pamilya natin, yung kaibigan, mga bagay na mayroon tayo ngayon. At higit sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoon. Yun lang po. Thank you po.